Hi mga ka-ideals natin dyan. So yun, ang vlog natin for today is kung bakit nga ba naging dalawa yung Google Adsense ko. Ito pa yung isa. So yun guys, naging dalawa siya. Paano nga ba nangyari yun? Siyempre, bago natin yan yun, kasi baka mayroon dyan iba na hindi alam kung ano itong Google Adsense to or para saan ba ito. Ito yung tinatawag na PIN. Kasi sa Google Adsense na to, nasa loob nito yung PIN namin na ano, yung mga may YouTube channel dyan. Yun, para doon to. Kasi nga itong Google Adsense, nandito sa loob yung PIN na tinatawag. Dito kasi papasok sa pagkakalam ko yung sahod sa YouTube. Kaya kailangan namin ng PIN para ma-verify na yung account namin. Kaya yun, since okay na yung ano ko, stable na yung ads ko sa aking YouTube channel. So yun guys, ang ngayon papaliwanag ko na ngayon kung bakit nga ba ito naging dalawa. So yun, kasi itong ano ko, nag-apply up, diba, naging monetize na ako noon. Pag na-monetize ka kasi, sa akin magkakaroon na ito. Tapos, okay na. Ano ka na yun, partner na kayo ni YouTube. So, yun, di ba nag-apply na ako? Nung unang apply ko nun, ang nangyari kasi nun is na-address ko sa dati naming bahay sa Quezon City. So, yun yung nangyari. Tapos, lumipat na kami sa Cavite. So, complicated na. Paano yun? Paano kukuhain yun? Sino yung mag-receive, di ba? Ngayon, kung wala namang mag-receive, wala namang problema dun. Kasi ang bagsak nun, talaga, once na wala dun yung tao na pag-deliveran, babalik lang din dun sa nag-deliver. Kung saan nga ba kukuhain yun? Doon sa pinuntahan ko nung ano, sa post office, kung saan ka nakatira. Halimbawa, kung sa post office, hakap ka ng Quezon City, hanapin mo yung post office ng Quezon City. Ganun. Or sa lugar ko, sa post office, doon mo siya pupuntahan at i-inquire mo kung dumating mo nga ba yung Google Adsense na to. So, yun. Huwag na katikin dalawa. Kasi nung time na hindi ko pa siya nire-receive, na nag-aano na ako, bakit ganun? Baka pwede namang palitan yung address. So, naano ko na pwede naman pala. Ang sabi kasi naman kasi nung nakausap ko, kailangan ko, pag binago ko daw kasi yung address, kailangan nakuha ko na yung PIN nung una, tapos yung PIN na ano na pinadala. Yung unang apply ko, kailangan makuha ko muna yung bago ko magbago. Ang nangyari kasi, hindi ko pa nakukuha, binago ko na siya. So, sabi ko patayari, baka mag-iba, magulo. So, yun. Bali, ang ginawa ko, since hindi ko pa nakukuha, nag-reapply ako ulit, kumbaga, parang resend ulit, mag-resend sa akin ng PIN. So, ginawa ko, ang in-address ko na sa pangalawang apply ko, dito na sa Cavite, kung saan ako nakatira. Kasi ito yung in-address ko nung una, dito sa 29P, Santo Domingo, Quezon City. Tapos, ito na yung pangalawang, dito na sa Cavite. Ito na yung in-apply ko rito, sa Cavite yung pangalawang ano. Kasi nga hindi ko pa na-receive, binangambat na rin ako. So ginawa ko, nag-reapply na ako. So sabi ko pa ito, may sinabi pa naman sa akin yung dating ano ko na nag-YouTube din siya. Na kailangan ko daw munang ma-receive yung unang apply ko na ano na PIN. Tapos ako ko siya mababago. Yung ginawa ko kasi, binago ko na. So yun. Tapos yun na nga, kasi hindi ba nakarang araw, lumos ako sa Manila para magbakasakali na kung nandun na ba talaga itong Google Adsense ko. Ang nangyari, nandun na nga. Yun nga lang, nagkaroon ng problema kasi parang na-misplace o nalagay mong saan mong ano, caretaker. Pero buti nga safe. Buti na safe siya, nahanap pa rin. So yun, tapos nung umuwi ako dito sa Cavite, ilang araw lang, sumunod na itong isa. So ibig sabihin, nag-double na.
Pero, same pangalan ko, at the same time, magkaiba lang ng address. Pero, ano nga ba yung nasa loob niya? Kung ano nga ba yung PIN? Actually, sa PIN naman, wala namang problema. Kasi nung in-input ko noong una, yung Google Adsense ko, yung in-input ko siya, successful na, okay na. So, may dumating ulit na isa, sabi ko, paano yun? Ina-input ko na yung una-una kong ano, Google Adsense. So, tinignan ko siya. Sabi ko, parehas ba? Parehas ba siya? Kasi mamaya nag-iba, kasi di ba ganun sa ano? Pag sa Facebook, mag-resend, di ba may MS, basta may message, notification, tapos na mali yung password mo, di ba? Tapos mag-resend ka ulit ng ganun, mag-iwan na. So, parang ganun nangyari sa ano, kasi pin din yun, pin sa YouTube, eh, pin sa mo sa Facebook, parang ganun lang siya. Pero ito kasi, pin din. Pero no, wala naman palang problema, kasi nga, kung ano yung in-apply ko ng pin ng una, pinadala nila, di ba? Nag-apply na ako, okay na yung ano ko. Para wing, ano na. Kung ano yung in-apply ko na Google Adsense, at kung saan naka-address, kasi andun na yung pin eh. Yung pin na yun, parehas lang din pala siya. So, wala palang problema. Doon ako na nga, ba, nung na-receive ko yung pangalawa. Kasi nga sabi, na-input ko na yung isa. Anong pagagawin mo sa isa? Pero good thing is, parehas lang. So, wala palang problema dun. So, ibig sabihin na, halimbawa, kasi, pag ma-receive mo itong ano na to, Google AdSense, sabi sa akin, within 3 months, pwede ko na siyang ma-receive, makuha. Doon kung saan ako nakatano. Kung it's either kung wala kang sa lugar na inaanuhan mo, doon sa post office. So yun ano. Pero good thing naman itong ano, itong pangalawang Google AdSense ko is mismo dumating na rito sa bahay, mismo dito sa Lancaster. Dito na siya dumating. Kaya sabi ko, ayos ah. Dapat pa din ako lumos. Pero okay lang din. Nag-enjoy ako din ako doon. So, yun, once na halimbawa, yun nga pala naalala ko na, bali, halimbawa, nag-vlog ka, tapos na-monetize ka na, tapos nag-apply, inayos mo na yung mga, ano, monetize ka na, diba, tapos nakapag, ano ka na ng, ano, yung application, yung ganun, para maamin mo yung PIN. Diba, lumipat, tapos bigla kayong lumipat, tapos na-address mo sa dating bahay nyo. Pwede mo pala siyang anuhin, halimbawa, nangangagano ka, pwede mo siyang baguhin yung address, kung saan ka sure na marireceive na talaga siya, halimbawa, kung dati nasa dalawang ka, tapos may hindi inaasahan, lumipat kayo bigla, eh diba, doon mo na address ng una, tapos bigla kayong lumipat, mga buwan na nakakalipas, lumipat ka, diba, kayo. Tapos di mo pa nare-receive. Pwede ka mag-reapply, ayusin mo lang yung ano, yung address mo at alam mo sure ka na talaga na mare-receive mo sa place na kung saan ka na nakatira. So yun ang nangyari. So ibig sabihin, pwede naman pala. Eh sabi sa akin, huwag ko doon munang babaguhin hanggang di mo pa nare-receive yung una. So yung ginawa ko kasi bago ko pa itong mare-receive, nag-apply na ako ulit. So yun. Pero wala rin naman palang problema kasi nga same lang din naman ng PIN. Walang nabago. Parehas lang. Ang importante lang, may input ko kung alin dun sa dalawa yung alin dun sa dalawa yung ma-receive ko. Kasi same lang din naman ng PIN. So yun, hindi ko na pwede ipakita yung PIN kasi nga yun, parang siya, confidential. So yun, same lang yung PIN guys, wala namang nabago dun. So yun, peace out! Thanks for watching. Alam nyo, nasan ako guys? Dito ako sa CR kasi nga mga tulog na yung tao dito sa bahay. So, dito yung place na kung saan tahimik. At the same time, pwede ako mag-yaw-yaw. Diba? Kasi kung sa labas naman, ma-dilim. So, yun guys, peace out. Good night.